Nakagapos sa mga kamay at may tali pa sa leeg ng matagpuan sa loob ng kanyang sasakyan ang isang paring dalawang araw nang nawawala sa Cavite. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Alauna ng hapon itong Linggo nang makita ng mga residente ang SUV na ito sa isang bakanteng lote sa Silang, Cavite. Nagulantang sila nang makitang sakay ng sasakyan ang paring si Leo Bren Peregrino na dalawang araw nang nawawala. Nakagapos ang kanyang mga kamay at may tali rin sa kanyang leeg. Kaya ang kutilyo. Hindi tatanggalin ko yung sa, ano, sa leeg. Sinubukan siyang kausapin ng mga residente pero lupay-pay ang pari. Baka may tao ito na kasama eh. Sir, saan pa kayo galing? Walang naging tugon ang pari na idinerecho sa ospital. April 1 daw nang umalis ang paring si Peregrino sa Our Lady of the Most Holy Rosary Church sa Rosario, Cavite. Paalam daw niya, bibili lang siya ng kandila. Pero inabot na magdamag, di bumalik ang pari kaya nagpa-blatter na sa pulis ang kanyang mga kamag-anak. Nanawagan din sila sa social media. Nakuna ng CCTV ang mga dinaanan ng SUV na minamaneho ng pari. Una itong nakita sa Barangay Tejero sa General Trias. Muling nakuna ng sasakyan ng pari sa Robinson Shortcut Road, malapit sa isang sabungan. Lumabas siya rito makalipas ang 10 minuto. Yung isang CCTV is nakakonect sa Cavite Arena, which is located at Gentry. Isa doon sa nahagip yung ano niya, napapaliko. Dahil yun yung best way na para makaiwas ka sa traffic. Iniimbestiga na ng mga otoridad kung bakit ang pari ang mismong nagmamaneho ng kanyang sasakyan noong araw na biglas ang nawala. Pagka maglalakad siya, may driver siya. But noong time na yon iniwan niya yung driver. At nakakapagtaka pa rito, yung cellphone niya is iniwan din. So wala siyang contact. Palaisipan din kung sino ang naggapos sa pari at ano ang motibo. Hihintayin daw ng mga pulis na magbigay ng saraysay ang pari paglabas niya sa ospital. 6 na taon ng kura paroko sa Rosario, Cavite, ang paring si Peregrino. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.